Pumarap na rin po sa ABS-CBN News ang magpinsang si Karlvin Ang at si Bill Tan Ang matapos madawit nga sa panunutok umano ng baril sa may EDSA-Santolan flyover noong isang linggo. Ang giit ni Tan Ang, ni Bill, walang kinalaman ang pinsan niya sa gulo at biktima lamang ito ng mistaken identity. Exclusive, nagpapatrol si Atom Araulio. Malapit nang magpinsang si Karlvin Ang at Bill Tan Ang, pero nasubok ang kanilang samahan dahil sa gulong nangyari sa EDSA-Santolan flyover noong isang linggo. Kumalat sa social media ang panunutok umano ng baril ng isang SUV driver sa nakaalitan niyang motorista na may hawak namang kutsilyo. Kahapon, itinuro ng taxi driver ang litrato ni Karlvin na siyang nakaaway daw niya sa daan. Sinampahan ng patong-patong na kaso si Ang sa Quezon City Prosecutor's Office. Pero giit ng magpinsan, mali ang itinuro ng taxi driver. Nung lumabas siya sa social media, siyempre, tinext ko siya agad kasi sabi ko, kilala ko tong kotse, kilala ko tong dalawang tao. Masama talaga loob dahil yung ganyan maliit na bagay, nadamay pa ibang tao. Kumbaga, gulo ko to. Bilang patunay, pinakita ni na Karlvin at Bill ang kanilang mga braso at kamay. May sugat si Bill pero wala si Karlvin. Batay kasi sa salaysay ng taxi driver na si Glenn Remesio, nasugatan sa braso ang kanyang nakaalitan matapos basagin ng salamin ng kanyang taxi. Pareho din daw ang buhok at tindig ni Bill at ng SUV driver na nakunan ng video. Masama ang loob ni Karlvin dahil nasira ang kanyang pangalan dahil sa maling akusasyon. Sabi ko, bakit ganun nananahimik ako? Biglang ako yung kinasuhan, ako yung lalabas sa social media na ang dami pang bashers, di ba? Nagalit din siya sa kanyang pinsan. Siyempre, nung kausap ko siya, kailangan huminahon ako eh. Di ba? Kung hindi, lalong problema yan. Kahit na inaming siya ang SUV driver na nakunan ng video, giniit naman ni Tan Ang nakasalanan ng taxi driver na si Remesio ang nangyari. Barumbado umano itong magmaneho at hinaharangan pa siya sa daan. Ang nakaalitan din daw ang una na naksak ng kutsilyo. Nakasagutan, ganyan. Bigla na lang ako inunahan ng saksak eh. So nataranta ako nun kasi ang unang naisip ko baka mapahamak si tatay. Meron ka bang kahit na anong pagsisisi? Sisi, sana hindi na lang ako bumaba. Hindi sana walang ganun, hindi rin ako nasaksak. Inamin ni Tan Ang na may lisensyado siyang baril pero walang permit to carry. Giniit din niya na laro ang baril lang ang itinutok niya kay Remesio. Pero ayon sa Republic Act No. 10591, itinuturing na aktwal na baril kahit ang isang laruan kung mukha na itong totoo. Pwede rin kasuhan ng sino mang gagamit ng laruang baril para sa isang krimen. Plano raw ni Tan Ang nasampahan ng kaso si Remesio na nakaalitan. Ayon naman sa PNP, handa silang pakinggan ng panig ni Ang at ni Tan Ang, ngunit piskal na ang magdedesisyon sa kanilang kaso. Atom Araulio, ABS-CBN News.